guys! Welcome sa ating bagong video tutorial at tuturo natin sa inyo ngayon ay yung no capo version ng kantang You Belong With Me ni Taylor Swift. Okay? So kung gusto guys matutunan nyo yung original version nito, yung merong capo siya, ay pwede nyo puntahan yung isang video natin para matutunan nyo rin yon. Okay? So ito guys ay yung no capo version, so wala tayong problema. So gumawa tayo nito kasi alam kong karamihan sa atin ay walang capo, so para matugtog nyo ito. Okay? So, dito muna tayo sa verse, guys. So, paparinig ko muna sa inyo para ma-idea kayo kung natuturo natin, ha? So, dito muna tayo sa... You're on the phone and your girlfriend, she's upset, going out about something that you said. Okay, so, dyan yung manda, no? So, paano yon? So, hindi ito yung original key niya, guys, no? Kasi, ano siya, medyo bumaba yung key niya, no? Pero, yung kung gusto yung makukuha yung kanyang original key, ay... puntahan nyo lang isang video natin, nandun yung original key, yung may kapo, okay? So, yung mga chords natin sa verse, guys, ay G, tapos G uli, tapos D, and then D uli, and then A minor, tapos A minor uli, and then C, and then C uli, okay? So, 2 times yun ang gagawin yun, guys. Pag nagawa nyo na 2 times, tapos na yung mga verse, okay? So, sa buong kanta pala, guys, ay 4 na chords na yung tatandaan nyo. Yan lang yung mga nakasulat dyan. Yung G, D, A minor, at saka C. Hanggang mag-senior citizen na kayo yan, guys. Okay? So, yan. So, inulit-ulitan natin yung mga chords dyan, guys, kasi para mas malaman nyo yung bagsakan ng strumming pattern mamaya. Para mas madali nyo maintindihan, okay? So, yan. So, ganun na kadali yung mga chords sa mga verse. So, paano naman yung kanyang strumming pattern, guys, para sa buong kanta, okay? So, sa buong kanta na to, guys, no? Kapag nakuha nyo na to, wala na tayong problema sa buong kanta, okay? So, yan. So, halimbawa, naka-G kayo. Ang strumming pattern natin kada chords ay down, down, up, up, down, up. And then, ulit-ulit, lipat na kayo ng chords. Down, down, up, up, down, up. So, ganun na kadali yung mga chord, strumming pattern niya, di ba? Tapos, lipat kayo ng chords. Down, down, up, up, down, up. And then, lipat uli ng chords. D uli. Tapos, A minor. A minor uli. Lipat ng C. Tapos, C. Okay? So, ganun na kadali, guys, yung kanyang strumming pattern, no? So, alam kong makukuha niya yan kagad. So, para mas maunawaan nyo at mas makuha, ay kantahan na kagad natin siya kahit hindi ganun kaganda yung boses ko. Kantahan natin para mas matutunan nyo, okay? So, yan. So, you're on the phone and your girlfriend, she's upset, she's going up about something that you said. She doesn't know your story like I do. Tapos ulit-ulit. I'm in the room, typical Tuesday night. She doesn't mind, she know your story like okay? So, yan. So, ganun na kadali yung mga verse, guys, no? And then, after nun, ay pre-chorus na tayo. So, sa pre-chorus, ay dito na yung banda sa may. But she wear short skirt, I wear t-shirt. Okay? So, mga chords natin sa pre-chorus ay A minor, C, G, D, tapos A minor, and then C, tapos D, and then D. Okay? So, ganun na kadali yung mga chords yan, no? So, ganun pa rin. 4 na chords lang din yan, pero nag-doble-doble lang iba. Okay? So, yan. So, kapag kakinanta na natin yung pre-chorus, guys, yung strumming pattern pala, guys, no? Same lang din sa kanina, so wala na tayong problema doon. Okay? So, kapag kakinantahan na ay ganito. So, sabayan nyo ako, no? Para mas matutunan siya. Okay? So, ganun na kadali yung mga pre-chorus. Tapos, pupunta na tayong chorus, guys. So, yung chorus, dito na yung banda sa may. If you could see that I'm the one who understands you. Okay? So, paano yun? So, yung mga chords natin, guys, sa chorus ay G. G uli. Tapos, D. Tapos, D uli. And then, A minor. Tapos, A minor uli. Tapos, C. And then, C uli. Okay? So, ganun na kadali yung mga chords yan, no? Same lang siya ng mga verse.
Pero ang pinagkaiba lang, hindi niya lang siya inulit ng pangalawa. Okay? Isang beses siya lang siya uulitin yung mga chords. Okay? So, yan. Siguro lang kadali yung mga chorus. Kanta na kagad natin siya para mas matutunan nyo. So, if you could see that I'm the one who understands you, been there all along, so why can't you see me? You belong with me. You belong with me. Tapos, yung interlude after ng chorus ay G. Tapos G. Okay? So, yung interlude guys, yun yung pagkatapos ng chorus. Okay? G, tapos G uli. And then, papasok na yung mga verse. Okay? So, ganoon lang kadali guys yung mga chorus, no? Tsaka yung kanyang interlude. And then, after nun, pupunta na kayong verse 2, and then pre-chorus 2, tapos chorus 2, and then meron siyang bridge. Okay? So, yung bridge guys, dito na yung banda sa may. Oh, I remember you were driving to my house in the middle of the night. Okay? So, dun yung banda, no? So, paano yun? So, yung mga chords natin, guys, sa bridge ay A minor, tapos C, tapos G, and then D. So, ganun lang kadali, di ba? And then, 2 times yun lang gagawin yun. Pag nagawa nyo na 2 times, tapos na yung bridge. Okay? So, kapag kinantahan na yung bridge ay ganito. Oh, I remember you driving to my house in the middle of the night, the one who makes you laugh, and you know I'm about to cry. I know your favorite song, then you tell me about your dreams. You know it been me long, thinking of you with me. Okay, tapos babalik na uli yung chorus, okay? So yan, so ganoon lang katali guys, yung buong kanta na You Belong With Me ni Taylor Swift. So gagawin natin ngayon, nalaman na natin yung buong part ng kanta niya. So kanta na kagad natin siya simula sa pinakaumpisa, simula sa verse, hanggang sa chorus para malaman niyo yung progress sa kanta na to. Okay? So, pwede niyo ako sabayan, guys, no? So, dito muna tayo sa verse. So, you're on the phone, girlfriend, she's upset. Going up on the something that you said. She does adore you more like I do. I'm in the room. Doesn't like and never know your story like I do. Tapos, pre-chorus. She wear short skirt, I wear t-shirt. She's still captain and I'm on the bleacher. Dreaming about the day when you wake up and find, and what you're looking for, it's been here the whole time. Okay, tapos, chorus na siya. So, yung lyrics natin, sorry. Yung lyrics natin. So, chorus. Doon mo tayo sa pinakadulo ng pre-chorus para malaman nyo yung pagkakasunod-sunod, okay? Okay? So, yan. So, ganun na kadali, guys. Yung buong kanta na You Belong With Me ni Taylor Swift. Okay? So, alam ko makukuha niya kagad. So, kung gusto niyo, guys, matutunan yung original key nito, lalo na kung babae kayo, mas bagay yung sa inyo yung merong kapo. Okay? So, pwede niyo puntahan yung isang video natin para matutunan niyo rin yun. Okay? So, enjoy sa bagay yung matutugtog, guys. Kita tayo sa next video natin. Bye!